So ayun guys, for today's video, magkakabit tayo ng CNC body bolts, CNC brake fluid bolts, CNC visor bolts, at saka hang hook. Ganun na din, magkakabit din tayo ng hang na plate na big head. So ang papalitan din natin dito, meron tayong papalitan sa loob na inner bolts kasi rubber yung stock nun. Papalitan natin ng may lock nut. Ganun din. Mag-install din pala tayo dito ng body bolts sa ilalim ng ating unbox. Tuturo ko kung paano lagyan yan. Kailangan nyo lang ng clip. Saka ito ang papalitan natin, yung big head sa ating plaka. So ayun guys, natanggalan natin itong 5. Okay. Ang next naman natin gagawin ay hahatakin natin ito kabilaan. Okay, so ayun guys, hatakin natin ng dahan-dahan lang. Pero huwag kayong matakot ah. Dahil part din talaga. Hatakin lang natin ito. Natanggalan natin sa kabila. Ganun din. Kung makikita nyo kung bakit basa, kakatapos lang namin paliguan. So natanggalan natin ang loob. Next is, ito ang tatanggalin natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kapag tumagal, nababad sa init. Ganun din kapag umulan, biglang nabasa. Matatanggal yung part ng rubber dito. Rubber lang ito guys eh. Diniskertehan ko na lang din dito. Nilagyan ko siya ng stick glue para kumapit. So papalitan natin yun ngayon guys. So ayun guys, ito yung ipapalit natin dito. Okay. So hatakin lang natin to ng bahagya. Natin lumalabas. Medyo mahirap lang kasi malaki ang aking daliri. Hatakin lang natin yan. Itong apat na to, hahatakin lang natin. So ayun guys, natanggal natin siyang apat. Ito yung mga natanggal natin. Putol na o. Oh. Makikita natin dahil sa kapagalan natin. 2 years mahigit. Okay, so ito yung ikakabit natin guys. Kailangan natin ng 14mm na wrench para mapahigpitan ito. So start na natin ikabit. Okay, so ayun guys, sisimulan na natin ikabit. Kung makikita natin, napaka-hirap. Gagamitan na natin siya nito. Pwede din naman guys ito eh, sa totoo lang. Para mas madali lang. So nakapasok na guys. Ayan itong kakapit natin sa loob. Kakamayin lang natin hanggang sa kaya natin. Tapos papahigpitan natin gamit ito. Okay. So ayan guys, ginamito na natin ng socket wrench pang kontra. Okay, so ganun din ang gagawin natin sa mga natitira para mahigpitan. Okay guys, so nakabit na natin tong apat na inner bolts. Ibabalik na natin yung tinanggal natin kanina. So kung ibabalik natin guys, dahan-dahan lang din. Ingatan nyo pala guys na huwag ito mahulog o matanggal. Pati itong rubber dito. Okay, so sisimulan natin. Isushoot lang natin ang bahagya. Kapag kumagat na guys, unti-unti natin itutulak. Kayong matakot guys, hindi magagasgas ang inyong pinakamamahal na kaha. Unting tulak-tulak na. Okay. Nakita natin guys, nagsara na siya. Ayos na yun. So ayun guys, ito yung mga ilalagay natin CNC visor bolts. Kumuha na din ako ng CNC washer para mukhang malapad kapag nilagay natin. So ilalagay natin siya dito. Ayun guys, gagamit tayo ng 8mm 8mm na T-wrench. Gagamit din tayo ng plastic para hindi magasgas ang ating CNC visor bolts. So simulan na natin magaling guys.
sa una, ang gagawin lang natin, kakamayin natin. Sa hindi na kaya natin kamayin ng pagbitan. Okay, so kinakamayin natin. Sa hindi na kaya. Kailangan din natin siyang shoot sa washer natin. Okay, ganyan ang kalalabasan. So ilalagay na din natin yung tatlo. Ganun lang din na proseso. Shoot natin sa ating CNC washer at kakamayin ng bahagya. Ingat kayo guys, baka mahulog nyo yung pinakamamahal yung CNC bolts. Kapag ganito guys na hindi na maikot, kailangan na natin siyang gamitan ng T-wrench. Pero bago yun, ikakabit na muna natin yung mga natira. So ayun guys, papahigpitan na natin gamit ang ating T-wrench. Kumamit tayo ng plastic para hindi magasgas. Higpitan lang natin ng konti. Okay. Next, sa taas naman. Okay, so ayun guys, inabot na tayo ng dilim kagabi. Iuna na natin install ang limang body CNC screw. So mga pinagtatanggal natin kagabi, kahapon, dito sa magkabilaan. Ayun guys, kakamayin na muna natin kung kaya. Saka natin ihigpitan ng 8mm T-wrench o kaya 8mm na socket wrench. Kamay-kamayin lang muna natin, saka natin ihigpitan maya-maya. Napakalinis. So ayan guys, papahigpitan na natin gamit ang 8mm na T-wrench. Gagamitin tayo ng plastic para hindi magasgas ang ating CNC bolts. So papahigpitan lang naman natin. Okay, dito na pa tayong part guys. So medyo mahirap to kasi kailangan natin magbaklas para matanggal itong side panel na
flarings. Una, kailangan natin itong tanggalin. Itong tatlong kailangan ng Allen key. Isa ito sa may footrest. At isa, at dalawa dito sa may harapang espada. Gagamit lang tayo ng Allen key. Okay, simulan na natin guys. Espada. So ayan guys, next is kailangan natin ng screw. Tatanggalin natin ng isang screw dito. So ayan, natanggalin natin. Next is tatanggalin natin itong mana sa ilalim. So may makikita dito, meron tayong tatlong body clips at saka isang screw. Yung isa kong body clip, nahulog na. Sobrang tagtag ng madaanan. Dali lang naman itong tanggalin guys eh. Muna tutusukin mo lang yan. Saka hatakin. Okay guys, hatak mo natin. Tapos tatanggalin natin itong isang screw. Dito sa ilalim. Okay. Ingatan nyo din na huwag mahulog itong washer. Pwede nyo pa namang ilagay yan o kaya hindi. So ayan guys, natanggalan natin. Next is, bubuksan natin itong ating compartment. Kailangan natin tanggalin itong grab bar. Itong apat na malalaking. Sisimulan na natin tanggalin. Kailangan lang natin pwersahin to dahil kailangan mahigpit ang ating grab bar kung sakali, dahil dito yung isa sa alalay pag sa center stand. Ayan guys, natanggal na natin itong apat na malalaking screw sa ating grab bar. Ayan, tanggal na natin. Next guys, is tatanggalin natin itong nag-isang body clip pa dito. Pushpin pala kung tawagin. Dahil itutulak mo lang yan. At tatanggal na. Okay, so ayan guys. Pwede na nating hatakin ang ating side panel. Guys, dahan-dahan lang natin natakin. Natakin lang natin ito. At matatanggal na natin. So ayan guys, para makabitan natin siya ng CNC body screw bolts, kailangan natin ng lagyan ng itong tatlong clip, body clip. Ito kahit hindi na guys, kasi meron ng clip sa ilalim nito.
bago. Kaya kakabitan natin ang tatlong body clip. Ito ang ating kakabit. So yun guys, kakabitan natin ang tatlong body clip. Dahil nakabit na natin guys, ibabalik na natin. Pagbabalik guys, dahan-dahan lang. Next process is uulitin lang natin lahat ng ating ginawa sa kabila. Okay guys, so ibabalik na natin ang isang screw dito. Next is ang ating espada. Kadali guys. So ayan guys, sa buong side na ito. Hanggang doon, dito. Kailangan natin ng CNC body screw na pito. Okay, so magkakabit pa ang same procedure naman guys. 8mm na bearing. Para hindi magasgas. So hanggat maaari, kamayin muna natin. Saka natin pahigpitan. Kamayin lang natin ang kamay. Tapos saka natin pahigpitan. So yun guys, papahigpitan na natin gamit ang ating T-wrench. So ayan guys, naikabit na natin tong apat dito sa likodan. Next, ulitin lang natin yung process sa kabila. So ayan guys, naikabit na din natin sa kabila. Next is ibabalik na natin yung push pins dito sa yung grab bar. Sa pagbabalik guys ng push pin, kailangan lang natin itulak pabalik pataas. Nabalik na natin ang dalawang push pins. Next is ang ating grapple. Dali lang naman to guys. Patong mo lang dyan ulit. Ating kakabit. Tatanggal. Kamayin muna natin. Kapagkutan na natin guys. Gamit ang ating wire wrench.
guys, naibalik na natin tong apat. So ayan guys, next naman natin is itong brake fluid bolts. Sa pagkakabit nito, kailangan lang natin siyang isa-isahin. So ayan guys, unahin na muna natin yung madadali, mahirap na, baka bumilog. Pagtatanggal at pagbabalik, isa-isa lang. So ayan guys, naikabit na natin. Next naman ay kakabitan natin ng hook dito, hang na hook. So kailangan lang natin ng Allen key. Laki-laking Allen key. Ito guys ang ating ikakabit. So ayan guys, naikabit po natin. At ito na siya lahat guys. Thank you.